Ang totoong kwento ng pag-ibig. Masakit kasi yung makikita ko, lalaki yung anak ko, wala mama. Totoong kwento ng isang taong nagmahal. Nasaktan. Ayoko dito. At buong tapang na hinarap ang masakit na katotohanan. Hindi ka gumawa ng paraan para maitama yung gusto? Hindi mo siya kayang mawala? Starting today, break na kayo. Alright? Say thank you, say sorry, say goodbye. Ang totoong kwento na minsan nyo nang nasaksihan ay muling matutunghayan sa Papa Jack's True Love Conversations TLC The Drama Special. The Drama Special. Anong ginagawa mo? Tao po. Anong ginagawa? May naririnig ako, anong ginagawa mo dyan? Nagsasarili ka na naman, ha? Tao po. Walang tao, walang ye! Walang tao! Tao po. Walang tao, Diyosa, meron. Tao po. Paulit-ulit. Tao po. Anong meron? Paulit-ulit tayo. Hello! Teka, nawawala yung kabilang headset ko. Kumusta ka na? Sino pang hinahanap niya? Hinahanap ko po yung magandang si Tanya Chinita. Ay, wala po siya dito. Nasaan na naman siya? Nakabaon na naman. Nakabaon sa kama. Ah, okay. Ano, lilinawin niyo po. Ano ba yan? Kapag ka nakabaon, bastos agad? Kasi po ano, napaka-pure po ng aking mind. Wala po alam sa mga ganyan. Ay, joke yun. Ayan tayo eh. Har-har. Ewan ko sa'yo, Tanya mo. Hoy! Ano ka ba? Ang sakit sa tinga. Anyway, hello, Kabisha. Hello, Kapwa. Kapiling nyo na nga po mula po sa 90.7 Love Radio ang nag-iisang si Miss Kay Kagandahan, Miss Kay Christine Dera. At ako naman po mula sa YesFM, ang Tanya nyong lahat, Tanya Chinita. Of course, na magbibigay ng solusyon. At maaaring konsumisyon. This very, very hapon. At kapag kaalauna na, drama na. O, diba? Nako, last week, very successful ang yes. ating launching. Oo, ang Buena Mano, ika nga, no? Correct. Di ba't Buena Mano? At Buena Mano, ika yung nagsabong mama. Yeah, correct. Naging mainit agad yung pagsasabong natin. Nagsabong ba talaga tayo? Hindi. Hindi, di ba? Hindi, ano ka ba? Sabong na ba yun? Ganun lang kaya. Oo, sabong na agad yun. No? Sweet. Ganun lang po kami mag-usap ni correct. Tanya. Sweet po kami noon pag ganun very po. Very sweet. Minsan nagpapatiran kami sa labas. Ganun kami ka-sweet. Correct po. Nagahawakan ng ano, mag ganun. Oo, ng buhok, di ba? Yan. Kaya nako, ganyan kami ka-sweet ni Tanya. Correct. So ngayong week na ito, isang linggong dramahan na naman ang inyong mararanasan correct. Sa feeling naming dalawa. Tama po kayo dyan. At syempre, sana po kung paano nyo sinusportahan ang last week namin. Sana ngayong darating na linggo din. Yes. Eh, ganun din po, no? Corrected by. At ituloy-tuloy na natin ito, Mama Tanya. Ang kwento natin ngayon ay kwento mo. Sira mo. Chika lang. Akala mo, ha? Hindi, kwento ni Jan. Okay lang. Bakit ba? Kailangan ikaw agad? Mm-mm. Sige, mamaya. Paplanuhin okay. natin yan. Sige. Huwag bigla-bigla. Kwento ni Jan, si Jan na nagkaroon siya ng jowa na nasa pumunta ng ibang bansa. Kumbaga, long distance relationship din ito. Mm-hmm. Then pagbalik niya, malalaman natin kung ano ang nangyari. Sige. Diba? So, wag na nating patagalin pa. Sino ba yung mga gumanap dito sa ating kwento ngayong hapon na ito? Ipakilala na po natin ang gaganap bilang dyan, si Diego Bandido. Yes, ang gaganap naman na Rakitera, si... parang baliktad. Baliktad. Ang gaganap na Daisy, si Rakitera. Yan. At syempre bilang Peter po, nakaibigan ni Ja. Ay, di pala. Ano tama. Nakaibigan niya, no? Ni Ja. Sa dami ng story, hindi ko na... Sa dami, araw-araw, hindi ko na... Sino ba talaga? Yon, si, kaibigan ni John, si yes. Peter Piper, pick up, pepper. Nagaganapan po ni... Peter Piper, pick up, pepper. Huy! Pick up, pepper. Kaya mo yan. Ang addict mo. Sa, mamaya, magpa-practice muna sige. Ako. Sige, yon pa si Christopher po yun, gaganapan yes. po ni Christopher. Oo, sige na, huwag na natin patagalin pa. Correct. Alam ko, kanina pa sila nag-aabang. Mm-hmm. So, wala nang patumpik-tumpik pa. Eto na nga po, at pakinggan po natin ng sabay-sabay ang kwento ni Jan na tumawag po ito last November 2011. Mm-hmm. So, eto na, Mama Tanya.
Ano na? Ano na? Pakinggan na po natin ang buhay ni Jack dito sa Papa Jack's Rule of Conversation, The Drama Special! TLC. Kwento, dali. Ganito po, Papa Jack. Mm. Kasi may girlfriend po ako. Mm. 5 years na si... 5 years na kami. Mm. Tapos, nung nag-3 years kami, last, yung 2011 na to. Mm. Teka lang. Po. Kailan kayo nag-3 years? Itong 2011. Gano'ng katagal na kayo? 6 years. Ang gulo mo. Nag-6 years pala kayo 2011, Papa Jack. Ano naguluhan tuloy ako. Anong pecha ba ngayon? Ano bang taon ngayon? 2015 na ba? 2011. So, nag-6 years kayo. Kailan? Kinakabahan naman ako, Papa Jack. First time kasi. TLC. Sino kayang magandang bebot na yun? Eh, wala siya nakita. Siguro siya yung bagong promodizer sa mall na ito. Kailangan ko siya makilala. Nasaan na ba yung... Miss, nakita mo ba? Sir, bakit ho? Ano po bang hinahanap niyo sa sahig? Nawala kasi yung cellphone number ko eh. Pwede ko bang mahiram yung sayo? Okay ang style mo, sir, ha? I like it. Kaya lang, masyado ka naman yatang mabilis, sir. Hindi mo pa ako kilala. Hiningi mo na agad yung number ko, sir. Problema ba yon? E di magpapakilala ako sa'yo. My name is John. John Valera. And you are? Daisy. Daisy Castillo po, sir. What a beautiful name. Kasing ganda mo. Alam mo, sir, dapat pala hindi Valera ang apelyido mo, kundi... Bolero. Ang lakas mo kasing mambole, eh, sir. Uy, hindi ako nang bobola. Totoong sinasabi ko. True lalo at walang halong eklabo. Very funny ka pala, sir. Natatawa ako sa iyo. Ganun ba? Alam ko na, para lalo kang matawa at magiging masaya, edi, sabay na tayo mag-lunch mamaya. Time, I've been passing time, watching trains go by. Lying on the sand, watching seabirds fly, wishing there would be someone waiting home for me. Something's telling me it might be you. It's telling me it might be you. All of looking back as lovers go walking past. All of my life wondering how they met and what makes it. I think I'm falling in love with you. Ano ka ba naman? More than 2 weeks pa lang tayong magkakilala. In love ka na agad sa akin? Bakit? Meron bang timetable kung kailan tayo dapat ma-in love? Hindi naman, kaya lang... Masyado ka naman yatang mabilis. Hindi ako mabilis. Masyado ka lang mabagal. Hindi ka kasi makasabay sa tibok ng puso ko. Kaya bilis-bilisan mo para makaabot ka. If the feeling is mutual, why not? Bakit, Daisy? Wala ba akong pag-asa? Wala ka bang nararamdaman para sa akin? Sa totoo lang, I like you. Masaya kang kasama dahil lagi mo akong pinapatawa. Pero ayokong magmadali. Dahil kung talagang tayo ang para sa isa't isa, in due time, magiging tayo nga. I think we're gonna need some time. Maybe all we need is time. And it's telling me it might be you. All of Thank you.
Happy anniversary, honey. I love you very much. I love you too, honey. Happy anniversary. Ang bilis ng panahon, hon. 3 years na tayong mag-steady. Oo nga eh. Naaalala ko pa nung first time tayong nagkita. Mm-hmm. Hiningi mo sa akin agad yung number ko. At ibinigay mo rin naman ng araw ding yun. Kasi nga, type mo rin ako. Kinilig ka pa nga eh. Hindi ah. Ang yabang nga nang dating mo nun eh. Kunwari ka pa. If I know, sa una pala nating pagkikita, may gusto ka na sa akin. Akala mo lang yun. Dahil lang totoo, ay na-turn off pa nga ako sa'yo eh. Bad breath ka kasi. Bad breath pala ha? Eto, tikman mo hininga ko. Ang sweet ni John at ni Daisy, ano? Kainggit naman. Sa loob ng 3 taon na sila'y magkasintahan, napanatili nila ang magandang samahan. Samahan na akala nila, hindi na matitibag ng anumang unos. Isang araw, may magandang balita na dumating kay Daisy. Isang opportunity sa ibang bansa. Pero, ang opportunity na ito ang magbibigay pala ng problema sa kanilang dalawa. TLC. Kasi nag-ano siya, 2009, nag-abroad siya. 2009? Opo. Mm. Tapos, nung umuwi siya dito ng 2011, mm. Biglang yun na lang ako sinabihan, ito lang papasyak nung John. Mm. Sinabihan niya ako na break na daw kami. Gano katagal siya sa abroad? 3 years papasyak. Yung 3 taon na yun, okay naman na samahan ninyo? Okay naman po. Nag-uusap kayo? Opo, walang kung ano po. Ang every 2 weeks po, tumatawag siya sa akin. Tapos pag-uwi niya, break na raw kayo? Oo, pag-uwi niya. Tapos nagkipagkita ako. Nagkita kami sa mall. Tapos bigay na lang ako sinabihan na break na daw kami. Ano daw dahilan? Ba't nakikipag-iwala siya? Hindi ko nga, Papa Jack, alam kung bakit daw, Papa Jack. Hindi ka nagtanong? Nagtanong ako. Sabi ko, bakit naman? Eh, sa 3 years mo doon, okay naman yung communication natin. Tumatawag ka naman. Ano? Magte-text naman tayo. Wala naman tayo problema. Tapos yung sagutin niya lang daw sa akin, pagod na daw siya. TLC. Han, I miss you so much. Kaya sana naman, dalas-dalasan mo ang iyong pagtawag. Ano ka ba naman, Han? Regular na nga akong tumatawag every 2 weeks. Tapos, namimiss mo pa rin ako. Siyempre naman, Han. Kung pwede nga lang, araw-araw, oras-oras, at minuminuto ay magkausap tayo. Ako rin naman eh. Yun din ang gusto ko. Pero, paano naman ang mga work natin? Kailangan din natin yung pagtuunan ng pansin. Or else, pareho tayong nga. Walang mangyayari sa atin at sa ating mga pangarap. Alam ko naman yun eh. Basta I miss you and I love you so much. Kaya sana naman ay hindi ka magbago at tumupad ka sa iyong mga pangako. John, nandito na ako sa arrival area. Nakuha ko na yung mga bagahe ko. Ano ka ba naman, Han? Sana nag-abiso ka man lang. Para nasundo kita riyan. Don't worry. Magta-taxi na lang ako pa uwi. Han, is there something wrong? May problema ka ba? Wala. Okay lang ako. Ikaw, kamusta ka na? Hindi mabuti. Kung ikaw okay lang, ako hindi. Bakit naman? Kasi nga, hindi ka man lang nag-abiso na uuwi ka na eh. Feeling ko tuloy, baliwala na ako sa'yo. O sige, magkita tayo as soon as possible. May importanteng bagay akong sasabihin sa'yo. Hmm.
ano. Magpapakiramdaman lang ba tayo? Kanina pa tayo dito sa likod ng MOA, pero hindi mo pa rin inuumpisan ang gusto mong sabihin. Yun na nga eh. Hindi ko alam kung saan ako mag-uumpisa. Problema ba yun? E di umpisan mo sa beginning at tapusin mo sa ending. Hindi ka pa rin nagbabago. Palabiru ka pa rin. Pero hindi ito ang tamang oras para makipagbiruan ako. Kaya nga, sabihin mo na sa akin, ano pa talagang problema mo? Ayoko na. Mag-break na tayo. What, Daisy? Ayoko ng ganyang biro. Gaya ng nasabi ko, hindi ako nakikipagbiruan. I'm serious. Gusto ko nang makipag-split sa'yo. Pero bakit? Anong problema? May nagawa ba akong mali? Wala. Wala kang kasalanan. Nasa akin ang diferensya. Bakit, Daisy? Meron bang third party? May iba ka na bang mahal? I'm sorry, pero wala na akong ibang sasabihin. Ayoko nang mag-explain. 6 na taon, Daisy. For 6 years, everything is fine and all right. Pagkatapos bigla ka nalang makikipag-break sa akin without any reason or explanation at all. If you don't love me anymore, fine. Kahit masakit, pipilitin kong tanggapin. Pero sana, sabihin mo sa akin kung bakit. Ayoko na nga eh. Mahirap bang intindihin yun? Pero bakit nga? Please naman, Daisy. I have the right to know the truth. Pagod na ako. Ayoko na. At bakit ka naman mapapagod? Wala akong nakikitang dahilan para mapagod ka. Alam ko, merong mas malalim na dahilan kung bakit gusto mo makipag-break sa akin. Iyon ang gusto kong malaman. I'm sorry. Hanggang dun na lang talaga ang masasabi ko. Basta umpisa ngayon, tapos na sa atin ang lahat. Hayaan mo na lang. Baka kailangan niya ng enough time and space. Baka nga pagod lang talaga siya, kaya bigyan mo siya ng sapat ng panahon na makapagpahinga. Wala akong makitang dahilan para mapagod siya. Merong mas malalim na dahilan hindi niya masabi sa akin. Isa lang alam kong posibleng dahilan. She doesn't love you anymore. At malamang meron ng iba. Hindi niya magagawa sa akin yun. Ganun lang kadali para sa kanya na ibasura ang 6 na taon naming pinagsamahan? Oo, madali lang para sa kanyang kalimutan ang lahat. Ano ba sa palagay mo ang iba pang dahilan? Tama ka, Peter. Mukhang meron ng iba. Pero sana naman ay sabihin niya para hindi ako nagmumukhang tanga. It's unfair. Napaka-unfair niya! Minahal ko siya. Binigay ko sa kanya ang lahat-lahat. Naging faithful ako sa kanya sa loob ng 6 na taon. Pagkatapos, ito pa ang igaganti niya sa akin. I don't deserve this. She's so unfair. Dinaya niya ako. Madaya ka, Daisy. Madaya ka.
Hindi naging madali para kay Jana tanggapin ang katotohanang wala na sila ni Daisy. At ang mas masakit, hindi niya alam ang dahilan kung bakit nga ba siya hiniwalayan ng babaeng labis niyang minamahal. Sa pag-abroad ni Daisy, pinanghawakan ni Jan ang pangako nito na kahit anong mangyari, sila pa rin hanggang sa huli. Isang pangakong nabaliwala lamang sa paglipas ng panahon. Dapat pa bang ipaglaban ni Jan ang pagmamahal niya kay Daisy? What if wala siyang ibang option but to let her go? TLC. Anong tanong mo sa akin? Gusto ko po papasak ng tanong kung... Kasi... Ganito po, Jack. Parang... Tingin ko, Papa Jack, parang may ano pa siya sa akin. Pagtingin pa siya. Hanggang ngayon, di mo alam ba't kanya iniwan? Hindi, Papa Jack. Kaya yun ngayon yung ano ko talaga. Kung bakit niya ako iniwan. Kasi hindi niya masagot-sagot hanggang ngayon. Bakit ganun? Kasi 6 years kami. Masakit sa akin yung ganun, Papa Jack. Naging... John, ang sabi niya, pagod na siya. Pagod na daw siya. Sabi ko, tinatanong ko siya kung anong paraan na papagod ka. Kasi naging John? Loyal naman ako sa'yo. John? Opo. Paano pagpagod lang talaga siya? Paano pag gumising siya ng one morning at ayaw talaga niya? At hindi niya kayang paliwanag. Pero naging tapat siya sa'yo at sinabi niya, ayoko na, pagod na ako. Walang pagkakaya ba kasi yan dyan nung gumising ka na isang umaga, may tao kang nakilala kahapon, pagtulog mo hindi mo mahal, pagising mo mahal mo na. Paano pag talagang hindi ka na niya mahal? Paano pag gusto mong pagurin ang sarili mo kakatanong kung kailan kanya pwedeng mahalin ulit pero hindi na pala mangyayari? TLC. Please, Daisy. Magkita tayo. Gusto kita makausap. Nag-uusap na tayo ngayon, di ba? Mas gusto ko kasi na mag-usap tayo ng personal, hindi lang dito sa phone. Bakit? Meron pa ba tayong dapat pag-usapan? For old time's sake, pagbigyan mo na ako, kahit ngayon lang. Kahit sa kahuli-hulihang pagkakataon. Natatandaan mo pa ba? Sa tabing dagat na ito, noon tayo madalas magpunta. Ang saya-saya pa nga nating nagkukwentuhan habang pinagmamasta natin ang sunset. Marami, Daisy. Napakarami nating masasayang alaala. Kaya nga, gusto kitang pasalamatan sa masasayang alaala eh. Hindi na ba talaga madadagdagan pa ang alaalang yun? Ano ba talagang dahilan? At nakipaghiwalay ka sa akin. Here we go again. Sa totoo lang, John, sawang-sawa na ako sa paulit-ulit mong tanong. At sawang-sawa na rin ako sa paulit-ulit mong sagot. Please, Daisy! Sabihin mo sa akin ano ba talagang dahilan at napagod ka sa ating relasyon. Tanggap ko naman kung talagang hindi mo na ako mahal. At matatanggap ko rin kung meron akong kapalit dyan sa puso mo. Isa lang naman ang hindi ko matanggap eh. Ipinagkakait mo sa akin ang katotohanan. I have the right to know the truth! And I also have the right to speak and the right to remain silent. And I chose to remain silent. Kaya please lang, patahimikin mo na ako. Just leave me alone! Did you think that your smile could hide what's on your mind? No matter how I try, I just couldn't be so blind. We've been close, but people grow, and they sometimes grow apart. There's just one thing I ask you, if you've had a change of heart. Break it to me gently, if you have to, then tell me lies. Break it to me gently, at least leave me with my pride. Try to spare my feelings, if the feelings have to die. Break it to me gently, if you have to say goodbye.
Hindi ka lang madaya, Daisy. Madamot ka rin. Hanggang kailan mo ba talaga ipagkakait sa akin ang katotohanan? You're driving me crazy. At malapit na talaga akong mapraning sa kakaisip. Anak, tama na yan. Kumain ka muna. Baka magkasakit ka. Don't worry, ma. Paminsan-minsan lang naman po ito eh. Anong paminsan-minsan? Ilang gabi ka na kayang lagi umiinom? Pagkatapos, nakakaligtaan mo pa ang maghapunan. Hindi ko na gusto ang ginagawa mo. Huwag niyo po akong alalahanin. I can take care of myself. Alam ko kung bakit ka nagkakaganyan. Si Daisy, ano? I think you have to let her go. Lalo ka lang masasaktan kung patuloy kang aasa at maghihintay sa wala. Hindi na naman po ako umaasa pa eh. Ang sa akin lang naman ay gusto kong malaman kung ano ba talagang katotohanan. It doesn't matter anymore. Wala namang mababago kung malalaman mo yun o hindi. At least, hindi na ako parang tanga na paulit-ulit nagtatanong sa salamin. Kaya nga, pakawalan mo na siya. Isa lamang si Daisy sa naging kabanata ng buhay mo. Tapos na yun. Kaya kalimutan mo na siya. If the feelings have to die, break it to me gently. If you have to say goodbye. Tama si Mama. I have to let her go. Kaya, Daisy, saan ka man naroroon sa mga sandaling ito, sana ay maging maligaya ka. Wala nang mawalay ka na. At kung sakaling meron ka ng ibang mahal, sana ay matagpuan mo sa kanya ang kaligayahan higit pa sa naibigay ko sa'yo sa loob ng 6 na taon. At sana naman sa pagkakataong ito ay hindi ka na mapagod. Yes, Daisy, I'm letting you go. But I will treasure all our happy memories. And I want to thank you for all the happy moments we have shared. Maraming salamat, Daisy. Maraming salamat.
TLC. The Drama Special. The Drama Special. Dumarating talaga ta sa puntong ikaw na lang yung naunang tumatawag. Ikaw na lang laging nag-iintay. Ikaw na lang laging umiintindi. Ikaw na lang yung nag-e-effort at ikaw na lang sa inyong dalawa na nagmamahal. Ikaw na lang yung kumakapit habang siya bumitaw na. Alam mo, Mama Tanya, marami talaga ang pwedeng magpasaya sa'yo, no? Yun nga lang sa sitwasyon ni Jan, ang akala niyang tao na magbibigay ng kasiyahan sa kanya, hindi pala yun yung taong inaasahan niya. Ang sakit, di ba? Tama ka dyan, Christine. At alam mo, kapwa kabisyo, minsan akala natin, kapag matagal na ang isang relasyon, hindi na yun masisira. Oo. At dito sa storya ni Jan at Daisy, yes, yung kanilang anim na taon na baliwala. No? Di ba? 6 years nakakalungkot yun. Alam mo, mahirap trabahuhin yung 6 na taon. Lalo tumatrabaho na, diba? Ka ba? Tumatrabaho pag may time. Pero hindi mahirap, di ba? 6 years is very mahirap. Nakakahinayang yan. Oo, at ito naman, pinakita naman ni Jen na sa loob ng 6 na taon na iyon, naitrabaho naman nila yon. Kasi nandun pa rin naman tama yung communication, yes, nag-uusap pa rin naman sila. Mm-hmm. Ang labo lang ni Daisy, ano ba yung, di ba, ano ba talaga yung dahilan niya para bigla na lang bumitiw sa relasyon nila? Himay-himayin natin. At maaaring sa mga nakinig na kapwa natin, kabisyon, naging palaisipan po sa inyo, ano ba talaga ang problema nitong ni Daisy? Bakit siya ganun? Andami, ano kaya nga ang marami kasi, alam mo, meron ako nababasa nga dito na 6 years, parehas na sitwasyon ni John at ni Daisy, 6 years sila, pero nakaka-survive pa rin sila. Mm-hmm. Pero bakit itong dalawang to, hindi nag-survive yung relationship nila? Ano kaya yung meron? Yeah, ano kaya yung naging problema ni Daisy? At ngayong hapon, kapwa, manghuhula po tayo. Madam Chiki! Hindi po, magbibigay tayo ng mga... Kanya, sorry, wala na akong ibang sasabihin. Sabi niya ganon. Talagang, sabihin alam mo, may pagka-Napoles talaga ito si Daisy. Ibig sabihin po, kapa, meron talagang ibang dapat sabihin. Kaya lang, hindi niya yun sasabihin. Secret. Oh, yeah. So yun, pag binasa natin siya between the lines, meron yun. Oo, tapos isa pang sabi niya, hanggang dun na lang ang masasabi ko. O diba, nag-iwan na naman siya ng mga hanging words. Ibig sabihin, may karugtong pa, pero sorry, hanggang dito na lang. Tapos bigla na lang yung mananahimik. Kaya naman itong si Jan, hindi po natin masisisi na nag-uungkat siya kasi nga hindi siya satisfied sa sagot na nakukuha niya kay Daisy. At kaya naman tanong ng tanong. Oh, para siya, di ba, napansin natin si Jan, ang dami niyang tanong, ipaulit-ulit siya. Kung tutusin, para siyang bata na paulit-ulit, para siyang sirang plaka na paulit-ulit sa tanong niya. Yun nga lang, itong plaka na ito, paulit-ulit din na, nasa akin ang diferensya, ayokong mag-explain, wala akong sasabihin, hanggang doon lang masasabi ko, di ba? Correct. At kapwa kabisyo, no, tandaan po natin, kapag ng isang tao hindi makapagbigay ng consistent, valid reasons, malamang po, alam niyang mali siya, at gusto niya, ha, pero gusto niya po yung mali na ginagawa niya. Oh, feeling ko kasi that ito would be possible. So meron ka, mama, dito na parang minapansin tayo yung mga kahulugan ng katahimikan niya, di ba? Pangalawa po, second proof siya. Second proof natin, kanina kahulugan ng mga salita, ngayon kahulugan sa likod ng mga katahimikan. Sabi kanina ni ni Daisy, I have the right to speak and I have the right to remain silent. Tapos yung panghuling line na, and I chose to remain silent. So, ibig sabihin, pinili niya. Tinalog, tinagalog yun. Pinili kong tumahimik. Meron akong ayaw sabihin. Ayokong magsalita. Teka lang nga, ano ba ito? Hukuman? I invoke my right? Magka-relasyon kayo? Hindi ka, hindi siya judge at hindi ka nasasakdal para ganun yung mga isagot mo. Di ba dapat kung mag-jowa kayo at gusto mo talaga na magkaroon kayo ng maayos na closure, kailangan maging open kayo. Sabihin mo, unless na lang, etong si Daisy, meron talagang tinatago. Alam mo nga, Mama Christine, sa case po ni Daisy, may nakita akong dalawang bagay kung bakit niya piniling tumahimik. Ang unang bagay, una, pag sinabi niya kasi, siya ang masisisi. Correct. O kaya naman, pag sinabi niya, baka ayusin mo, ayoko na ngang maayos. Correct. Diba? So, eto lang yan, Mama Tanya. Kapag ang tao, ayaw niyang maayos yung problema, hindi talaga yan maayos. Tama. Even one is working, kung ayaw naman ng isa, wala rin. Kasi sabi nga natin, Mama Tanya, relationship is a two-way process. Correct. It should be a two-way process para mag-work ito. Paano kung si Jan na lang yung nagtatrabaho, etong si Daisy, ayaw na talaga niya, hindi talaga mag-work ito. So, ibig sabihin lang, etong si Daisy, ayaw na talaga niyang maayos.
Mm-hmm. Kung ano man yung naging problema nila, di ba? At dahil nga sa ipinadama na yan at ipinakita ni Daisy dyan, no, sa mga salita niya, sa kanyang pananahimik, it is your good decision po yung ano, pinalaya mo siya. Yes. Good decision. So, tama yun. Alam mo, tama na, alam mo yun, nag-give up na talaga si John. Tama na, nag-let go na siya. Yes. Sabi nga natin, Mama Tania, acceptance na hindi na talaga sila ni Daisy. Mm-hmm. And think na may reason kung bakit nangyayari yung mga bagay-bagay. At kung may dahilan talaga, ha, si Daisy John, alam mo, in the right time, yes, malalaman mo yan. Oo. At saka ito lang yan, huwag ka malungkot kung talagang hindi kayo nagkatuluyan after 6 years of relationship. Yes. Baka hindi talaga siya yung babae para sa'yo. Alam mo, tama yung sinabi ni mother, yung mother ni John, yes, na you have to let her go. Lalo lang, kasi diba, lalo ka lang masasaktan kung patuloy kang aasa at maghihintay sa wala, diba? Mm-hmm. Sabi nga, parang marahil isa lang siyang chapter sa buhay mo. Mm-hmm. So, ibig sabihin, dumating lang siya sa buhay mo para mang epal. At alam mo, may maganda tayong matututunan sa buhay ni Janie. Oh. Kung paano niya kinator itong problemang ito. Sabi, di ba sabi niya, I'm happy for her, happy. Mm-hmm. Happy ako para sa kanya. Tapos hindi siya nakaramdam ng revenge, yung pagganti. Makakatuwa, yung matutunan natin kay Jan. Mm-hmm. Kahit siya yung kawawa dito at siya yung nasaktan. Oo. So, dapat kapwa kabisyon, no, ganyan yung magaya nating pag-ibig na, yes, gusto mong maging happy yung taong mahal mo kahit hindi ka kasama doon sa happiness niya. Oo. Kumbaga, magtanggap lang talaga ito at forgiveness. Yes. Yung forgiveness na walang kabiteran sa katawan. O, di ba? Natutuwa ako kay John. At sa'yo, John, ito lang yung masasabi ko sa'yo. Kung ayaw na talaga ni DC sa'yo, huwag mo na siyang habulin. Maglakad ka na lang papunta sa akin. Oh. Oh, di ba? May kumakati po. Kumakati. Kasi feeling ko, pogi kaya itong si John. Pogi. Nakita mo na. Pogi naman. Mukhang pogi naman. Ito naman, makahusga. Bakit siya iniwan? Charot lang. Hanap ng mas pogi. Ganon. Sabagay. Pero alam mo, feeling ko talaga, ako feeling ko lang to, pwede talaga na tama yung sinabi ni Papa Jack na nagising na lang isang araw itong si Daisy na hindi niya na talaga mahal si John. Mm-hmm. Na which is, yun yung worst feeling na ayaw kong maramdaman balang araw sa isang tao. Mm-hmm. Di ba, ikaw ganun din ba? Siyempre, lahat ng tao gusto pong maging masaya. At Oo. Ang isang paraan ng pagiging masaya ay yung mahalin ka at magmahal ka. Correct. Tama ka dyan. Plangganang butas-butas. Ano yun? Wala. So, ayun. So, John, maraming salamat at naging lesson ka sa amin. Naging teacher ka sa amin na yan ang tamang gawin kung talagang ayaw na ng isang tao. At sana si Daisy, ma-realize niya balang araw yung sakit na iniwan niya kay John. Diba? Yay! Congratulations! Yes, so ang mga gumanap sa ating istorya ngayong araw na ito. At syempre, kanina po si John, siya po si Diego Bandido. Si Daisy, siya naman po si Rocky Terra. At si Peter, Chris Chuper. Yes, so diba napaka-iksi ng role ni Chris Chuper dito, pero wapak na wapak pa rin. O, diba? Nabilang mo pa kung ilan. Oo, mga walo, ganyan. Binilang mo pa. Yung mga words niya, mga 54. O, diba? At yung writer natin, napakagaling. Mm-hmm. Syempre, maraming salamat kay Toti Sandoval. Siyempre, ang ating musical scorer, Danny Frias. Ang galing-galing ni Danny Frias. Bakit kung sino pa? Mm-hmm. Si Lloyd Umali kumanta noon, no, diba? Singing. Kapanahunan, ha? Ay, hindi ko kapanahunan yon. Ang panahon ko, sila Celine Gomez. Sila Justin Bieber. At Shumera. Ikaw kaya kapanahunan mo kaya yan? Oh, ano? At yung director natin, of course, na nagturong umiyak, nagpiga sa ating mga actor at actress, si Direk Badong o Salvador M. Royales. O, diba? Ay, nako. Ang ganda ng kwento natin ngayon, nakakatuwa. O, i-tweet niyo pala kami. Bigay mo nga yung Twitter. Ba't umuubo? Ako muna. Anong nangyayari sa'yo? Natatawa ko sa'yo eh. Bakit? Wala. Alam mo, ikaw may singaw. I invoke my right. Ewan ko sa'yo, may singaw ka lang. Umayos ka nga. Kasi masyado kang nasusobran, kaya ka nagkakasingaw eh. Nasusobran sa pagsasagita. I invoke.
Kaya tigilan mo ako. Siyempre kapwa, follow nyo po ako sa Twitter, DJ Tanya Chinita, at sa Facebook po, pakilike na rin para friends tayo. Tanya Chinita, pati si Instagram po, ganun din ha. Off kayo friends lang kami, close kami. Sige. O, i-follow nyo na. Ito sige. I-follow nyo na po ako at Christine Dera 907, that's KristineDera 907, at ilike nyo na rin po yung aking Facebook page para magkasundo tayo ha. facebook.com/Christine101. Idamay nyo na rin po ang Love Radio Manila. Ay, sama nyo na rin po yung ESFM Manila. Ay, papayag po ba ako? Hindi naman. Oh, hindi. At syempre, kapag mag-tweet kayo, i-hashtag po natin TLC The Drama Special. Maraming salamat po ng bonggang-bongga. Maraming salamat po. Nakasama nyo na po kami. Yes, ako po ang nag-iisang Miss K. Kagandahan, Miss K. Christine Dera ng 90.7 Love Radio. Ano na? You singaw talaga yan eh. Sabi ko, next time mag sa sobrahan na. Nagawa ka rin, sakit eh. Ang sakit eh. Napakasakit no, eh. Kaloko. At ako naman po ang Tanya niyong lahat sa radyo mula sa YesFM, Tanya Chinita. At bebe ko, kabisyo, kapwa, tandaan, kapag alauna na, drama na. Bye-bye. Bye-bye. TLC, The Drama Special. The Drama Special.